Good day mga idol, so PBA playoffs at magkakaalaman na nga. Ngayon natin naalamin ang kalakasan at kahinaan ng mga teams na maglalaban-laban dito sa PBA quarterfinals. Pero kung bago ka pa lang sa aking munting YouTube channel ay humihingi po ako ng likes, share and subscribe. Maraming salamat mga lods. So para sa final game ng elimination round ay nagharap nga itong Rain or Shine Last 2 Printers at Converge Fiber Rixers, kung saan nanalo nga itong Rain or Shine ng half shot 112-111. Samantala sa kabilang banda naman ay nagharap ang TNT Tropang Giga at Phoenix Super LPG para sa huling laro din nila dito sa elimination round ng PBA Commissioner's Cup, kung saan ay pinangunahan nga ito ni Kim Aurin ang TNT Tropang Giga sa panalo. At dito nga nakita nga natin na ang pagbabalik din ni RR Pugoy dito sa kupunan ng TNT Tropang Giga. So anyway mga lods, nanalo dito ang TNT Tropang Giga, kaya natapos na nga ang elimination round at kompleto na ang papasok para sa quarterfinals. So ito nga yung walong kupunan na papasok na nga sa quarterfinals, sapagkat itong huling laban lang ang inaantay para sa positioning nila. So naging final score dito ay 116-96, kung saan ay naging best player of the game nga dito si Kim Aurin na mayroon 18 points 3 out of 5 sa 3-point area. So ngayon ito na yung PBA Commissioner's Cup playoff picture. So number 1 ang Magnolia kalaban ang number 8 na TNT Tropang Giga. Number 2 ang San Miguel Vermin kalaban ang Rain or Shine na number 7. Number 3 ang Barangay Ginebra San Miguel kalaban naman ang number 6 na Northport Batang Pier. At number 4 ang Phoenix Super LPG kalaban naman ang Meralco Balls na number 5. So ang 1, 2, 3 and 4 ay mayroon twice to beat advantage. So ngayon pag-uusapan natin itong kalakasan ng Magnolia at saka itong TNT Tropang Giga, kung saan ang Magnolia nga dito ay mayroon twice to beat advantage kontra dito sa TNT Tropang Giga. Maganda ang panimula ng Magnolia Chicken Templados, kung saan ay 7-0 start sila agad dito sa komperensya. At ang pagbabalik nga dito ni Calvin Abueva ay pansin natin na obvious na kailangan pa nga niya dito ng dagdag na panahon para sa kanyang pagre-recover. Dahil itong si Calvin Abueva ay meron lang 30.8% sa shooting niya. So ang Magnolia ay kilala natin bilang defensive team, kaya ito ang kanyang depensa, sila yung nangunguna ngayon sa 88.6 points per game ang naibibigay nila sa kanilang mga kalaban. So ang pinaka worst naman dito sa kanila ay ang kanilang 3-point shot, kung saan ay meron lamang silang 6.7 at tumitira ng 22.5 per game. So ang mga kaharap nila na unpredictable na TNT Tropang Giga naman sa quarterfinals ay kung saan ay natalong nila ito sa elimination round, pero wala pa itong RR Pugoy at saka itong si Raler Hollis Jefferson. So iba yung naging kalaban nga dito ng Magnolia Chicken Templado sa opening ng PBA Commissioner's Cup, kaya masasabi nga natin itong kalaban nila ngayon sa quarterfinals ay medyo malakas nga itong TNT Tropang Giga, dahil na rin sa pagbabalik ni RR Pugoy at bago rin ang kanilang import. So dito naman tayo sa number 2 na SMB 8-3 at saka itong number 7 na Rain or Shine 6-5. So kung saan itong SMB ay pumasok nga sa playoff na mayroong dadalang momentum, kung saan ay mayroon silang 5 sunod na panalo dito bago nga makaharap itong Rain or Shine Last 2 Printers dito sa playoffs. Samantala, mas maganda naman ang pinapakita ng Rain or Shine dito nga, dahil simula ng umpisa ng konferensya ay akala natin palalaglag na nga itong Rain or Shine Last 2 Printers, dahil 0-5 nga sila sa umpisa. Ngunit nang nagpalit na nga sila ng import, ito nga yung si Treadwell, medyo napansin nga natin na fit nga itong si Treadwell dito sa Rain or Shine Last 2 Printers, dahil simula nung napunta nga itong si Treadwell dito sa Rain or Shine Last 2 Printers ay 6 na sunod-sunod na panalo na nga ang nakuha nila dito. Kaya nga ang sa standing ngayon 6-5 win-loss record nga itong Rain or Shine Last 2 Printers.
Kaya masasabi nga natin na mahirap din na kalaban nitong San Miguel Berman, itong Rain or Shine Elasto Pinters, dahil mas malamang na dala-dala pa nila ang kalang momentum dito sa paghaharap nila sa San Miguel Berman, kung saan ang San Miguel Berman dito ay twice to beat niya, samantala itong Rain or Shine Elasto Pinters ay twice to beat disadvantage dito sa laban nila. So mas power pa rin dito sa San Miguel Berman, siyempre dahil dalawang beses nga tatalunin nito ng Rain or Shine Elasto Pinters, at ang San Miguel Berman ay kailangan lang manalo nila ng isang beses para makapasok dito sa semifinals itong PBA Commissioner's Cup. Pero tulad nga ng sinasabi natin na everybody's ball nga dito, dahil bulog nga ang bola. So dito naman tayo sa pangatlong pairing natin, kung saan ang number 3 na Hinebra ay mayroon 8-3 win-loss record, samantala ang Northport ay mayroon 6-5 win-loss record. Dala-dala ng Barangay Hinebra ang twice to beat advantage kalaban nga itong Northport Batang Pier. So mayroon 4 na game winning streak itong Hinebra dito sa pagpasok sa quarterfinals, kung saan ay makakaharap nga nila itong Northport Batang Pier na tinalo na nga nila ito sa elimination. So ang Hinebra import na si Tony Bishop ay kontrapilo nga siya dito, kung tutuusin, dito kay Binky Joyce ng Northport Batang Pier. Dahil itong si Tony Bishop ay nag-average nga lang ito ng 22.9 points per game. So mababa ito kung ikukumpara natin dito kay Binky Joyce, na mas pataas nga ang percentage niya dito at saka yung kanyang output sa dito sa Northport Batang Pier. So itong si Tony Bishop nga ay ang kanyang performance na medyo mababa nga kumpara dito sa ibang mga import, ay nakukuha pa rin nilang manalo dahil nga maganda ang contribution ng mga locals, katulad nga nitong si Malonzo, si Scotty Thompson, itong si Stan Dardenier, at saka itong si Ahan Misi. Ito yung malaking bagay na tumutulong nga dito sa kanilang import na si Tony Bishop, na masasabi nga natin ay all around nga ang pinapakita nila dito sa kanilang mga kalaban. So dito naman tayo sa huling pairing natin, itong 4 and 5. So parehas nga sila, 8 and 3 win-loss record. Subalit number 4 nga itong Phoenix Super LPG, dahil tinalo nga nila itong Meralco Ball sa elimination round. So itong Phoenix Super LPG, ito yung nag-iisang independent team na nakapasok sa top 4. Bagamat hindi nila na secure ang kanilang top 2 finish dahil sa pagkatalo nga nila sa TNT Trupang Giga, so sapat na din ang 8-3 para kunin nila ang huling pisto para sa top 4 finish na mayroong twice to beat advantage. At dito nga makakatapat nga nila itong Meralco Balls dito sa quarterfinals, at kailangan nga nilang ng isang panalo lamang para makapasok sa unang pagkakataon para sa semifinals dito sa PBA Commissioner's Cup. So ang Meralco Balls naman ay bumagsak sa number 5 na mayroon 8-3 win-loss record din, dahil sa medyo pagod na nga itong Meralco Balls, dahil nga mayroon pa silang mga laro dito sa East Asia Super League. At ang kanilang import din, ito ay pangatlong pagpapalit ng import na rin itong Meralco Balls, kaya masasabi nga natin na ulang sa consistency itong Meralco Balls, at dahil na rin sa pabago-bago nga ang kanilang mga import, kaya inabot na nga sila at nalaglag sa number 5, bagamat mataas pa nga yung 8-3 win-loss record nila, dito nga sila sa bandang dulo nagtatalo, kaya ito ang nangyari sa Meralco Balls, at sila ay mayroong twice to beat disadvantage kalaban nga nitong Phoenix Super LPG.